We recognize the Senator from Bicol, Nueva Ecija, Mindanao, and the Philippines, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginang Pangulo, at maraming salamat po sa ating pinunong mayuriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pugay sa lupon ng pagpupulong na ito. Ako po ay, sa totoo lang po, ako po ay naliliit. Ako po ay 5'10", pero ngayon ang pakiramdam ko po ay 3 feet lang. Sapagkat lagi pong nababanggit ang mga bansang Saudi, UAE, Kuwait. Mga bansa po ito na mga Muslim. Katulad ko pong Muslim. Allahu Akbar. Sa video po na napanood ko, ako po'y nagdurugo ang aking puso. Kaisipan, kaluluwa, sapagkat yung ating pong mga bayani ay sinasaktan at minamaltrato. Napakabigat po nitong mapanood at nangyayari po ito sa mga bansang mga Muslim ang nandoon. Kaya kinukuha ko po ang bulwagang ito para humingi po ng paumanhin, patawad, pag-intindi sa lahat po nandirito sa bagay na napanood po natin. Napakasakit po. Meron lang po akong gustong linawin, Ginang Pangulo. Ang mga ganap na ito ay hindi po katuruan ng Muslim. Wala po ito sa katuruan namin. Ang katunayan, ang turo po sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailanman, kahit na sinong tao, dapat ay tratuhin mong pantay-pantay. Lalo na po ang tinatawag nating servants, kasambahay, katulong, sila po ay pinoproteksyonan ng Islam. Katulad ng hindi po sila pwedeng saktan, sila po ay dapat ay respetuhin. Kapag sila po ay nagkamali, sila po ay dapat patawarin. Pantay-pantay, ang kanila pong sweldo dapat ay nasa oras. Sila po ay tratuhin ng lahat ng kabutihan. Sila po ay tulungan sa pinansyal. At kung ano ang suot mong damit, yan din ang dapat na suot nilang damit. At kung ano ang kinakain mo, yan din dapat ang kinakain mo. Ang malungkot lamang po dito, Ginang Pangulo, marami po ang sa ating mga kababayan ang pinapayagang umalis sa ating bayan na hindi po nabibigyan ng tamang oryentasyon. Hindi po kasi sila nasabihan na ang kanilang pupuntahan na bansa ay iba ang kultura, iba ang tradisyon, iba ang kanilang lahi. Hindi natin pwedeng dalin kung ano yung meron tayo dito sa inang bayan Pilipinas ay yun ang ating dadalin, lalo na doon sa gitnang silangan. Katulad na lamang po, ang batas po ng Saudi Arabia ay hindi po kaparehas ng batas natin dito sa Pilipinas na naghihiwalay ang estado at ang religion. Sa Saudi Arabia po at sa mga nabanggit na mga Muslim countries, magkasama po sa batas nila ang estado at ang religion. At napaka sakit din pong marinig na yung kwento ng aking idol senator,
na si Senator Bongo, yung patungkol po doon sa humihingi ng extra service. Yan po, wala po yung katuro, wala po. Hindi po ito tinatanggap, hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Muslim countries. Kaya po sana hinihingi ko po ang patawad ng aking mga kababayan sa ganap na ito, sapagkat ang gumagawa po nito ay matatawag po nating sanang mga Arabo. Huwag po nating tawagin na mga Muslim. Medyo nakakagulat po kapag nagkaroon po tayo ng mga example na halimbawa na ang sinasabi natin ay patungkol sa Ramadan, patungkol sa pagkain ng mga Muslim. Wala po itong kinalaman sa Islam. Hinihingi ko po ang inyong mga patawad sa amin. Kagagawan po ito ng mga kapatid namin na hindi namin alam kung anong klaseng practice ito. Kaya po sana, Ginoong Senador Rafi Tulfo, hinihingi ko po ang tulong po ninyo na sana po ang una po nating sisihin dito ay yung mga kababayan din po natin na mga recruiter, sapagkat responsibilidad po nila. Alam niyo po, Senator, kayo po yung magiting palaban, tagapagtanggol. Marami po sa ating mga kababayan ang napupunta sa, hindi lamang po sa Middle East at sa ibang bayan, ay hindi din po nakapag-aral. Yun po sana ang unang-unang hingin ng ating mga ahensya, na mabigyan po sila ng kahit na basic na edukasyon doon sa lingwahe, doon sa ginagamit pong salita, doon sa bayan na yon. Kahit basic lang po, bago sila umalis, para hindi naman po sila napaglalaruan. At kanina po, sinabi po ninyo na kapag ka mayroong napatunayan na nagpabaya, napakaganda po ng sinabi ng ating mahal na senador, na hindi nyo na sila papayagang makapag-apply pamuli. Kakansilahin. Pwede po ba na itong mga tao, ito'y makulong din? Magkaroon po tayo ng batas, panukalang batas na magkaroon po ng shared responsibility kung sila po talaga ay nagpabaya. Sapagkat hindi naman po mangyayari lahat ito. Yung karumal-dumal na video na napanood natin, kung hindi po pinayagan ng mga recruiter. Yan lamang po ang hiling ko, Ginang Pangulo, at sa ating magiting na senador. Intindihin po ninyo, patawarin niyo po kami sa kagagawan ng aming mga kapatid kung sila po ay talagang karumal-dumal po. Gusto ko lamang pong linawin na wala po itong kinalaman sa Islam. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginang Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin Padilla. Just a query. The good senator indicated, of course, clearly, it is not a matter of religion. And that is very clear to all of us. I believe that if the word Muslim or Islam were mentioned by the sponsor or by any member of the chamber, it was not necessarily relating that the ill acts or the evil acts perpetrated by those men are due to his religion.
just so that it is very clear in this chamber. My question is it therefore more prudent or proper to use the word Arab countries rather than Muslim countries? Yun ba ho ang tinutukoy, isa sa mga tinutukoy ni Senator Padilla na parte ng kanyang paglahad? Hindi po ako sigurado kung yun po ang tamang pagtawag, dahil maliwanag naman po ito'y hindi katanggap-tanggap sa anumang rehiyon sa ating planeta. Okay, pwede, Mr. Madam President? Yes, Senator Tulfo is recognized. Okay, first of all, wala po dito sa aking speech na nag-mention po ako ng salitang Muslim or Islam. Yes. Never ko po minention yan because I'm very sensitive when it comes that's, to that. That's correct. Yes. That's correct. Pangalawa, salamat po sa iyong madamdaming talumpati, Senator Robin Padilla from Bicol. Wala ho kayong dapat ikahiya at kailangan pa humingi ng pasensya sa mga nagawa po ng mga employer sa Arab countries na kung saan naapi po yung ating mga OFW, dahil hindi naman po kayo kasali doon, wala po kayong kasalanan, at kami po ay aware na gusto niyo po talaga makatulong at kayo po ay maawain sa mga kapwa natin OFW, pero hindi po dapat kayo mahiya at magsisisi dahil gusto niyo man pong makatulong pero it's beyond your control. Ika nga. Kanina po sa ginang Pangulo at mahal na Senador, nabanggit po kasi ang Ramadan. Nabanggit po, hindi po kayo sa interpellation po nabanggit ang Ramadan, at pag nabanggit po ang Ramadan, ay kasama na po dyan ang mga Muslim. At ito pong mga bansa na ito ay mga Muslim countries. Hindi po ako po pwedeng hindi humingi ng tawad, paumanhin, sapagkat sa Islam po, ang pagkakamali ng isang kapatid ay kailangan pong linawin at ihingi ng tawad. Hindi po binanggit yan. Hindi niyo po binanggit, mahal na Senador. Pero sa interpellation, nabanggit po yung Ramadan. Ang Ramadan po, party po yan ng five pillars of Islam, ang fasting. Kaya ako po muli ay nakikiusap at napapasalamat sa ginang Pangulo na hindi po ito usapin ng mga Muslim o Islam. Ito po ay tama. Ito po ay usapin ng mga Arab countries. Mas maganda po, doon na lang po natin isentro yung ating pag-uusap sa lahi, wag po sa religion. Yun lamang po. I agree. Madam President, kung malala ko po, nabanggit po yung Ramadan, but it was in a positive way ang sinasabi po ni Senator Cayetano at that time, Ramadan, dahil hindi po nakakaintindi ang marami sa ating mga kababayan, at tinapay po kasi ang sineserve during Ramadan at nagkakaroon sila ng fasting. So yun po'y hindi naiintindihan ng ilang sa ating mga kababayan Pilipino, mga OFWs. So iniisip nila sila ginugutom, sila hindi na pinapakain ng maayos, when in fact, kasama talaga sa kultura nila yon as a tradisyon. Pagdating ng Ramadan, tinapay lang pong kinakain. So it wasn't said in a bad light about Ramadan. It was, for me, in a positive way na makatulong para magpinta ng magandang imahe sa ating mga sa mga Arabo doon sa Saudi, na kung saan nagkakaproblema yung ating mga OFWs. Opo, tama po, ginang Pangulo at mahal na Senador. Ngunit, kailangan po nating linawin ito. Yung mga ganitong usapan po na nadadamay yung salitang Ramadan sa ganitong usapan, kaya ito po ay positibo kesa ito po ay negatibo. Basta sumama po sa ganitong usapan, hindi po naaayon. Yun lang po ang hinihiling natin, na wag na po natin sana, iwasan na po natin na mailagay yung mga salitang may kinalaman, yung religion, yung practice ng religion sa ganitong usapan. Sapagkat ito po ay televised. Ito po ay napapanood ng maraming kababayan natin.
At hinihingi ko lamang po na ihiwalay po natin yun. Tawagin na lang po natin silang mga Arabo at kung ano man po yung aming practice sa aming religion, ihiwalay po natin. Kaya ito po ay positibo, kaya ito po ay negatibo, pero kaakibat po ito ng isang napakasensitibong bagay na umaapi sa ating mga kababayan, nananakit, pumapatay, umuuwi ng nakakabaong. Yun lamang po, mahal na Ginang Pangulo at sa ating pong magaling na senador. Okay. Maraming salamat. Madam President, I wholeheartedly agree with the good senator from Bicol. Tama po siya, maganda po yung kanyang punto at yan po noted. And siguro we should put it on record from now on, we should avoid using the word Ramadan sa anumang klaseng problema na meron ang mga Arab countries para naman po wala po masaktan dito sa atin. Salamat po, Madam President. We thank the good sponsor and we thank Senator Padilla as well. I will recall that as a young journalist, the issue of the utilization of words and the sensitivities with regards to language or to religion was also raised. That was in the 1980s and 1990s. So I fully understand what Senator Padilla is referring to, that perhaps it would be best to name the countries or the regions geographically, but not refer to the people in terms of their religion. I recall as a young journalist, I made sure that terrorists were not called Muslim terrorists. We do not say that they are Catholic terrorists or Christian terrorists. We do not call people and brand or label them according to their religious beliefs or to the religions to which they belong. We appreciate the sponsor as well, and we take note with gratitude to Senator Padilla.